Techies! Ayan, nandito na naman si Lee's Tech for another video. By the way, maayong hapon sa lahat ng mga Bisaya dyan na nanonood ngayon. Mga kapwa ko Bisaya, hi! May hapon sa inyong tanan. At magandang hapon din sa lahat. Ayan, so in this video nga is gagawa tayo ng full review nitong Oppo Reno 3. And kung naalala nyo, nakapag-review din tayo ng Oppo Reno 2 and nakita natin yung performance nun, lalo na yung disenyo niya. So ngayon, excited ako of course, i-share yung performance din ni Reno 3. So, itatest natin to lahat. So, I hope na panoorin nyo to guys hanggang dulo. Magsimula na tayong itest itong si Oppo Reno 3. Design ni Oppo Reno 3, makikita nyo malayo lang talaga sila sa Reno 2 before, right? Kasi si Reno 3 parang mas pinasimple na nila to. Hindi na siya pop-up, eh si Reno 2 before is pop-up yun, diba? And mas magaan na siya. 170 grams na siya and 7.9 millimeter lang din. So manipis at magaan lang ito si Reno 3. Sa left side ni Oppo Reno 3, makikita nyo dito yung volume rockers and yung tray niya. And gladly, sa tray naman niya, pwede mo lagyan ng dalawang SIM card at isang slot for the SD card. At sa right side, nandito yung power button. Sa upper part is meron tayong sensor. Sa lower part naman, meron tayong speaker. Meron tayong USB Type-C ports. Magandahan kay Oppo Reno 3 is USB Type-C na rin siya. And may siya microphone and audio jack. Ayun, so sa charger niya ka, Techies, is fast charging na rin siya. Kasi 30 watts na rin. So, book na rin siya. So, for sure, maganda yung charging nito. But by the way, titest natin yan later. Malaman naman natin yan. So, now, natapos ko na kayong tinour sa kanyang functions and all. And sa disenyo naman niya, para sa akin, there's nothing new naman. Ayan, pero makikita nyo nga maganda at saka decent naman din yung kanyang design. Pero yun na nga lang, makita nyo talaga visible yung mga fingerprint magnets ko. So yun, pero yes, ang ganda naman din yung glow niya. May glow kasi siya kateki. And the color that I have is midnight black. Meron din silang sky white and auroral blue. So at least nakita nyo na yung midnight black or ano itsura niya. Made out of plastic itong record and yung frame. It has a front glass. Maganda naman yung disenyo niya. Parang glass. Pero plastic siya ka, Techies. So now, let's go on to the display of Oppo Reno 3. Meron pa siyang chin, pero maliit na lang. Ayan. And almost bezel-less na siya, no? Para makakita nyo. And yun nga, meron siyang mini drop dyan. And kung hindi naman kayo nababother dyan, is fights na rin. And kung makakita nyo ka, Techies, maganda naman yung display ni Oppo Reno 3. In fairness naman sa akin. Lalo na yung wallpaper niya. Ayan, oh, ganda. And so, ayan, makakita nyo ka, Techies, na yung screen ni Oppo Reno 3 is 6.4 inches. Full HD Plus AMOLED display. 1080 by 2400 na rin siya. Yung PPI or pixel density nito is 411. And so, OS naman niya is ColorOS 7.0 based on Android 10 na rin siya. So, maganda na rin yung screen niya. In fairness, malinis yung interface. Ayun, so nung makikita nyo rin katekis sa kanyang mga features, ayan, maganda kasi our screen recording, meron siyang dark mode, OC vision effect, eye care, ayan, meron siyang do not disturb, meron siyang Oppo share, assistive ball, ayan. So, madami-dami rin naman yung features niya katekis. Screencast meron, then 100 mode. May siyang riding mode, smart driving, and the Dolby Atmos. So, malakas-lakas na rin yung audio niya. Ayan. So, anyway, ipapakita ko naman sa inyo mamaya yung testing natin. Ayan. So, pagdating sa kanyang processor, Kateki, si Oppo Reno 3, powered na siya ng MediaTek Helio P90s and octa-core processor. Alam niyo ba kung yung nagustuhan ko kay Reno 3 is yung kanyang internal storage at RAM. Kasi 128GB na yung internal storage niya and 8GB RAM na rin siya. So for sure, mabilis-bilis na rin tong kanyang system. And pagdating sa kanyang battery ka, Techies, meron siyang 4,025 mAh battery and since 30 watts bulk flash nga yung kanyang charger, so for sure, mabilis na yung charging nito. And USB Type-C na nga siya. So itatest natin yan namaya yung charging, draining, and all. Ayun, so sa cameras niya, so yan, 44MP front cam f2.4 aperture and may wide na siya. So kung magsa-selfie ka sa kanya, hindi masyadong malapit yung sarili mo sa screen. And sa rear cam naman niya, Katekis, as you can see, meron siyang quad cameras. Sa first cam niya, meron siyang 13MP f2.4 telephoto. Then yung second is the main camera, which is 48MP f1.8. Third one is 8MP f2.2 for the wide angle lens and another 2MP f2.4 for the mono lens. Ayun, so now na na-share ko na sa inyo yung kanyang megapixel niya, now titest naman natin yung camera niya kung maganda pa. In fairness, sa gabi na ngayon, pero malinaw naman yung kuha ng camera niya. And how much more kung meron kang proper lighting like
support ng ring light. Mas gumaganda siya ka-techy. So, makikita nyo dyan, decent naman din. Maganda naman din yung kuha. Pero kung i-zoom mo na yung photo, makikita mo talaga sa edges niya na may mga nabubura na parts sa buhok mo, ganyan. So, sa rear camera naman tayo ka-techy. May mga shots ako outdoor and mayroon din indoor. And sa outdoor ka-techy, in fairness, is vibrant naman siya. Pero yun na nga, mas pinaganda na niya, diba? Okay lang din, sakto lang din yung sharp details niya. And then sa loob naman ng mall, okay din yung mga details ng photo. Sa camera techies, kahit mapa-indoor, outdoor, in fairness, malino naman yung camera ni Oppo Reno 3. Kita nyo na yung performance ni Oppo Reno 3 pagdating sa camera. Now, puntaan naman natin yung performance nito sa battery. Tinas namin yung battery ni Oppo Reno 3. And makikita nyo dyan ka-techy sa charging. In fairness ha, for 40% na kanyang battery life, chinarge namin siya for 1 hour. And hindi lang umabot ng 1 hour actually, na-fully charge na siya. So, it means ganun kabilis yung charging niya. For less 1 hour, ka-techies, ma-fully charge na si Oppo Reno 3. Sa dining naman tayo, ka-techies, trinay namin drain si Oppo Reno 3 from 68%. Nag-decrease lang po siya to 47% after playing for 1 hour. Ayan, so napansin ko ka-techies, yung consumption ng battery ni Oppo Reno 3 is sakto lang. Hindi as in maliit kumuha, hindi rin sobrang laki kumuha. Sa heating ka-techies, from 33 degrees Celsius, ayan, makikita yung nag-increase lamang siya to 37 degrees Celsius. So, ayan, hindi rin ganun ka-intense yung warm feeling. Ang ka-techies, yung fingerprint scanner ni Oppo Reno 3 is in display na siya. So, kung makikita nyo, wala nga, diba, sa likod, wala dun sa gilid. Kasi nandito na siya sa front. Ayan. Napansin nyo? Ayan. So, maganda. Okay naman para sa akin yung in-display fingerprint niya. Maganda kasi mabilis naman din mag-open. Ayan. So, at least nakita niyo na. Now, puntahan naman natin yung gaming. Ano yung kaya niya sa gaming. Sa gaming ka-techies, makikita niyo dyan sa COD, kaya niyo yung high graphic in fairness. Kaya yung high graphic setting, high frame rate, and very playable siya ka-techies. Yes, to be honest, very playable po siya. And loud yung speaker niya. So, maganda kasi kapag ka-loud, mag-feel mo talaga yung paglalaro. And mag-enjoy ka kasi okay naman yung graphic quality. Diba? Full HD plus na rin kasi yung screen. And AMOLED pa, diba? Kapag ka-AMOLED ka, techies, ganun talaga. So, yun. Sa price niya, 18,990. Tanong, solid ba siya, ka-techies? Para sa akin, ka-techies, to be honest, sa experience ko naman kay Oppo Reno 3, na malaki na yung 8GB RAM and 128GB internal storage. And AMOLED na yung screen display. Full HD Plus na rin. Tapos sa ganong range lang na price, diba? So, reasonable naman siya, ka-techies, in fairness. And yung performance naman niya is okay naman. Lalo na sa gaming, okay naman din siya sa gaming. And hindi ko nga lang talaga siya masasuggest dun sa pinaka high graphic na talaga na game. Kasi hindi naman talaga siya as in nagpo-focus lang talaga sa gaming eh. Pero maganda siya sa gaming. Ayun, so hindi nga lang yun yung focus niya, kundi lahat. Cameras, and all. Pero yun nga lang, hindi ako talaga as in super na-satisfied dun sa battery capacity. Kasi diba, marami na nagsilabasan na 5,000 mAh. So yun, sana ginawa na lang yung 5,000, diba? Pero para sa akin, ka-techies, sa performance niya, yeah, super sulit naman and very satisfied naman ako dun. Ayun lang, so share niyo naman yung comments niyo about this phone below, lalo na sa mga meron na nito, ano yung experience niyo, para naman magka-idea din yung iba. Ayun, salamat ka-techies sa panonood na aking video. I hope you guys like this video. Don't forget to share this video to your friends, subscribe to my YouTube channel, and click the bell button. That's it! Ingat kayo palagi, and bye! Thank you.